Ang pag-aayos ng sarili, lalo na ang buhok, ay likas na at hindi maaalis sa mga babae kahit sila'y nagbubuntis. Ngunit, kailangan ng isang buntis magdoble ingat sa ipagagawa nila sa kanilang buhok. Bakit? Maaari kasing may mga diligtas na sangkap o kemikal na kasama sa mga hair treatment sa mga parlor o salon. Ayon sa pag-aaral, may mga nagsasabi ang mga buntis ay maaaring makunan dahil sa paglalagay ng labis na tina o kulay sa buhok. Mayroon din namang nagsabi na ang mga kemikal na naabsorba o nasisipsip ng bunbunan mula sa pagpapakulay ng buhok ay kakaunti lang at hindi makakaapekto sa sanggol. Alin kaya ang dapat sundin dito? Higit na pinapayo na maghantay ng second trimester o makalipas ang 12 linggo bago magpagawa ng kahit anong treatment sa buhok. Ito'y sa kadahilanang ang unang 3 buwan ay kung saan nabubuo ang mga importanteng parte ng katawan ng sanggol. O baby, kabilang dito ang vital organs at ang muscle nito. Kung ikaw naman ay payagan ng iyong doktor sa treatment sa iyong buhok, mas mainam na limitahan ang mga gagawin dito. Sa ganitong paraan, mas kakaunti ang tsansang ma-expose sa mga kemikal na ilalagay sa buhok. Halimbawa, ang keratin hair treatment at mga tinatawag na Brazilian riband ay madalas may kemikal na formaldehyde. Maaari itong masipsep o maabsorba ng balat at sinasabing nagdudulot ito ng cancer kapag matagal o patuloy ang paggamit nito. Magandang alamin din ang mga nilalaman ng produktong ilalagay sa iyong buhok. Hanapin ang may pinakamababang amonya at kung maaari gumamit ng produktong mas maraming natural na ingredients gaya ng vegetable dye. Mas pipiliin mo pa ba ang magandang buhok kaysa ligtas na pagbubuntis?